Magandang umaga. Ako nga pala si Achiever. Kung first time ka sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell notification para ma-update ka sa mga ating mga gandang video at mapupulutan ang aral. Ito. Pag-uusapan. I-share ko sa inyo ngayon kung paano papasa sa board exam. So, para sa inyong kaalaman, isa po akong board passer ng criminology batch 2007. At nag-top po ako. Top 3,000 po ako. Ngayon, marami po akong listeners na mga OFW o sa mga nag-i-enroll pa lang, makakarinig nito. Tingnan nyo kung paano kayo papasa sa board kapag kayo ay nag-board exam. Ito po ay, hindi po ako eksperto, pero ito po ay personal kong experience at napag-aralan ko na talagang kailangan talaga kapag nag-aral ka at pag may board exam ay mag-take ng board exam para naman hindi masayang yung pinaghirapan mong 4 na taon o 7 taon sa college, sa kuleyo. At sa mga OFW naman na nag-tuition para sa anak nyo, make sure na maganda yung pupuntahan at hindi masayang yung dugo at pawis na itinituition nyo para sa mga anak natin, sa mga anak nyo. Ito po ang aking criteria para pumasa sa board ang exam ninyo. Siyempre, paano ka ba papasa sa board exam? So, ganito po yan. Unang-una mong titingnan, ito po ay nung nag-aral po ako, wala po akong idea kung paano pumasa sa board. Ngayon ko lang po na realize na kailangan malaman ng lahat na kapag yung course mo ay may board exam para hindi masayang yung pinag-aralan mo at hindi lang compliant sa yun sa diploma at may additional points ka kasi advantage pag board passer ka. Ito po ang aking personal experience. Dapat po, kasi that time na tiyambahan ko, yung kukunin yung kurso ay gusto ng bata at gustong-gusto nyo talaga at kailangan yung school na papasukan nyo nito kung anumang kurso yan ay mataas yung ranking ng school. At least top 10 or top 20 na nagpo-produce ng board passer. So, pag mataas po kasi yung ranking ng school, pag nakagraduate ka doon, malaki na ang posibilidad na pumasa ka. Kasi yung bata o ikaw mismo ay hahatakin ng school, ipupursigi ka, mandatory kang kailangan mong mag-aral para makagraduate ka, hindi ka lang basta graduate, at hinug ka talaga sa kailangan mong learning, kailangan mong ma-acquired. Yan po. Naalala ko before, kaya pala yung school na yun ay mahigpit. Kasi pag talagang ayaw kang mag-aral, yun ang pag-aral kong school, ay itataboy ka nila o palilipatin ka nila kasi nga wala ka sa katinuang mag-aral. Yun po ang advantage ng ano. At ang advantage, pag mataas yung ranking mo, sigurado ka na yung pinag-aaralan mo at ibibigay ng board exam ng Philippine Regulation Commission ay sakto doon sa pinag-aaralan mo. Yun po. Kasi po kahit gaano man yan, gaano ka katalino, cum laude ka man o ano pang award ang makuha mo, 100 ka man sa pinagalingan mong school, perfect ka lagi. Kung hindi sakto yung school mo updated sa binibigay ng PRC, ay baliwala po yan. Para ka lang niya tumakbo ng mabilis, pero naligaw. Yun po. Example na lang po sa akin, before, nung bago ako mag-exam, kasi po nag-oversee ako ng isang review center. Although, mataas nga po yung ranking ng school kong pinag-aralan sa course na yon, ay marami pong nagre-review sa amin. So, ako po yung nag-oversee ng mga pamphlets, nagbibigay.
Marami pa akong na-encounter doon na nakakwintuhan na galing sa iba't ibang school tulad ng Baguio, meron pa ngang Cagayan, sa ano, iba't ibang probinsya pa na graduate din siya ng criminology. Matatalino talaga sila. Wala akong masabi. Meron pa nga doon, cum laude, laude pa kung kumo eh, simi, basta ganon. Ngayon, nang mag-board exam kami, kabatch ko siya 2007, bagsak sila. Nag-review sila sa amin na, pero bagsak pa rin sila. Bakit? Pero ako pasado. Top 3,000 po ako kung hindi ako nagkakamali. Ano ang logic noon? Sa review center po kasi, kung napaka-ikli lang po ng oras, I think 1 month ka lang magre-review for the entire course na re-reviewin mo. So, ang nandoon ay mga ano lang, summary or guide lang yon. Paano mo ma-acquire yung 4 na taong kung hindi ka naggaling doon sa pinaka-base? Kung ano yung ibig sabihin? Ibig sabihin, yung pinagalingan nilang school, yung binibigay na lecture, hindi updated or hindi sakto sa that time sa binibigay ng PRC. Yun po. Ako man, medyo hindi man ako matalino, pero pumasa po ako. Kasi yung that time na ang oras ko talaga hati, hati sa trabaho tapos sa school, ay pumasa ako. So yun po ang napatunayan ko na tayo ay normal na tao, pero yung pag nag-average person ka kasi, yung utak natin para pareho lang. So depende na lang yan sa pag-input natin ng information sa utak natin. At napatunayan ko na lang po yan. Kailangan talaga yung school mo, mataas yung ranking. Ano mang kurso mo, hanapin nyo po yung mataas na ranking ng gusto ng anak nyo, ay gusto mo talaga kung gusto mong pumasa sa board. At pag pumasa ka doon, sigurado ako, mataas ang posibilita mong pumasa sa board exam. Promise. Ito pa ang isang patunay. Buhay na patunay po ako. During na nag-aaral po ako, meron, kasi nga hati nga po yung oras ko, 8 hours to 9 hours, 10 hours ako sa trabaho at sa school. Ay meron akong classmate na napaka galing talaga. So ngayon, tig-challenge ko yung sarili ko na itong talagang gusto. Kasi meron akong teorya na sinasabi lagi na ang utak natin bilang average person ay para pareho lang. So ngayon, kinalis ko yung sarili ko. Pinatunayan ko talaga na sa 10 naming subject, the 2 weeks before examination, ay isa lang yung pinag-aralan ko. Dinisregards ko lahat ng subject. Isang subject lang yung pinag-aralan ko. At sa dami ng mga, eh siya siyam, ako isa lang. So yung subject na yon, kahit saan ako magpunta, talagang inuulit-ulit kong basahin. Inuulit-ulit kong intindihin na gusto ko nga, I got the high score kapag nag-exam. At nangyari po yun. So nagulat ngayon ang lahat. So, ako, hindi ako nagulat kasi I just experienced myself na gusto ko talang patunayan na para pareho po tayong utak. Pagdating pag average person ka, madalang na madalang po yung gifted child. Siguro sa 1,000, wala pang isa. Sabihin natin 10,000 may gifted talagang isa or dalawa. Pero as average person, almost the same. At ito isa pa. Noong ako'y nasa first year college, meron akong classmate na scholar, si, kung nakikinig ka man, si Jason R. Scholar po siya. Ang galing po niya sa exam. Ang galing niya talaga sa quiz. Pag nag-exam kami, alam mo ang mali niya? Isa or dalawa, malaki na yon. Kung ano yung mali niya, yun din po yung tama ko. Minsan, bukya pa nga ako eh. You know? Out of 100, dalawa lang ang tama ko. Siya rin, dalawa lang ang mali niya. Kasi nga, scholar siya. 100% o 50% siya scholar. Di maliit na lang yung binabayad niya.
ako naman, may pera ako, may trabaho ako eh. May pambayad ako. So ngayon, naiingit siya sa akin, may pera siya. Ako naman, naiingit ako sa kanya kasi ang talino niya. Ang galing niya. Pero it's a matter of fact. Ngayon, at the second semester, siyempre, enroll uli. Classmate uli kami kasi maliit lang yung school namin. Maliit lang population namin sa course na yun. Nagugulat ako ngayon ng first quiz namin. Bakit mataas ako kaysa sa kanya? Napag-alaman ko, tinanong ko siya. Ayun, wala namang, walang mali siya. Bakit? Nangyari sa'yo. Yung pala ay nagtatrabaho sa isang full-time job sa isang mga pambatang kumpanya na busy-busy, na may pula. Yung po. Eh, nagkatrabaho pala siya doon full-time. Eh, parehas kami full-time. Kaya lamang ako sa kanya, ako, kapag ako'y naka-duty, ang hawak ko ay libro. Siya, kapag naka-duty siya, ang hawak niya ano, burger or map. Ay, di kapoy siya. Yan po ang reason na napatunayan ko na talaga yung tao, kapag normal ka, ay para-pareho lang. Para sa akin po, walang matalinong tao. Mayroon man madalang na madalang. So sana po, ito yung idea ng ito ay makatulong sa inyo. Depende na lang po talaga yan sa storage, sa pag-input mo ng information sa iyong memory, kung paano mo siya ma-acquired. So, through repetition, repeat na ano yan, na i-store dyan. Pero mayroong kusang panahon na pag hindi mo na nagamit, na-refresh, ay kusa din pong nakakalimutan. Yun po. Sana po itong videong ito ay kapulutan nyo ng aral. At pasensya na kayo, hindi na ako nagbihis, nakapambahay lang ako kasi effortless. Hindi naman tayo pumuporma dito para lang makakuha ng viewers or maka, ang importante sa atin dito ay maka, ang importante sa atin dito ay makabigay ng tulong, ideas sa mga gustong matuto at magkaroon ng idea. Ito po ay napakahalaga kung paano kayo papasa sa board, sa mga makikinig nito, sa mga magulang na kailangan ng guidance ng anak nyo at kailangan niya talagang pumasa sa board. Ito po ay malaking puntos. Kailangan yung school ranking ay mahalaga. Number one po yun sa kahit po gaano katalino ng anak nyo, kung yung pinag-aaralan niya ay taliwas doon sa binibigay ng PRC, baliwala po yun. Maniwala kayo sa akin. Pero para kang at mo yung mabilis ka nga at maganda yung daan mo, pero naliligaw ka naman mali, ay pareho lang po yun ang pag-aaral. Kahit na napakatalino mo, kung hindi naman updated yung school mo or sabihin natin nakalihis yung binibigay na pointers, curriculum, mga saan points sa PRC, ay baliwala po yun. Kahit 100% pang makuha mo yan sa school mo perfect, kapag hindi yan tugma doon sa binigay ng PRC, baliwala po yan. Kaya mahalaga po yung sa history, yung ranking talaga ng school. Hindi po natin sinasabi yung pinakamagandang school ang pasukin nyo. Yun lang pong mataas yung porsyento na pumapasa sa board. So, sa ngayon naman, napakaraming access. So, bago nyo i-enroll, o bago kayo mag-enroll, siguraduhin nyo na kung gusto nyo talagang pumasa sa board, planuhin nyo na. Huwag na kayong maligaw na tsambahan, na tsamba yung school mong napasukan. Baka gusto mo ng engineering, gusto mo ng teacher. So maghanap kang school na angkop yung kursong patok sa PRC. Engineering ka, maraming school na ang bawat school po kasi mayroon niyang kanya-kanyang specialist, mataas yung ranking. So hindi po lahat ng mamahal ng school ay pumapasa na yung mga bata sa board. Wala po yun sa tuition, kung gaano kalaki yung tinitution nyo. Nasa ranking po yan.
I think pag nandito ka sa Maynila, maraming school na mataas ang ranking pagdating sa mga courses niya. Yung mga, bawat school po ay may specialist na course. Mataas yung ranking. So, yan lang po. Maraming salamat. Huwag pong kalimutan mag-subscribe and click ang notification bell. Maraming salamat po. My name is Achiever, ang iyong criminalistic dito sa YouTube. Thank you for watching.